Hi guys! This is Ayen. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-register ng inyong SIM online. So, sa mga magtatanong, magagamit niyo po ba ang inyong SIM after the deadline? So, sorry, pero hindi niyo na po magagamit ang inyong SIM kapag naabutan po kayo ng deadline. Almost 1 month na lang po ang natitira sa atin to register ang ating SIM. The deadline is on April 26, 2020. And after that deadline, automatically madedeactivate na po ang ating mga SIM. Kung nandito ka sa aking video, hindi mo pa siguro nare-register ang inyong SIM. Kaya, tara, i-register natin yan. Before nga pala kayo mag-proceed sa registration guys, i-ready nyo na ang inyong selfie at yung ID na ipapasa nyo. Okay guys, for this video tutorial, ang aking pong i-register ay ang aking smart SIM. Ilalagay ko po sa description box below yung mga available na links ng iba't ibang service provider. But if you have trust issues, pumunta pa din po kayo doon sa mga website ng inyong service provider. For sure naman, meron doong portion kung saan pwede na kayong directly mag-register online. Make sure lang po na legit yung makukuhanan yung link. Nagkalat po yung mga scammer ngayon. May magte-text sa inyo at may mag-email sa inyo. Coming from unknown sources or hindi trusted na mga sources, huwag na huwag po kayo mag-register. Okay? So, let's start. Okay, nagpunta na ako dito sa website ng Smart. Lagay po natin yung ating number. Siyempre, magsa-start tayo sa 9 since may 63 na siya. Then, I have read. Tiklan po natin to. And send OTP. For this, makaka-receive ka agad ng OTP once na i-click mo yung resend OTP. And lagay po natin yung OTP natin na na-receive. And verify OTP. Once na-verify, ito na po yung lalabas. Your mobile number was successfully verified. Okay lang po natin. So, ito na po yung lalabas. Dito sa portion na to, ilalagay po natin yung ating mga personal information. Select the type of registration. Mamimili ka dito, merong for minor at merong for adult. Since ang SIM ko po na to is old na, ito na po yung pindutin natin. I'm registering my old SIM. Philippines, naka-default na siya, huwag niyo pakailaman yan. Yung mga red, asterisk guys, ayan, yan yung mga portion na kailangan nyo lagyan. Hindi kayo magpo-proceed guys kung hindi nyo yan lalagyan, okay? ID card, kung ano po yung ipapasa nyo ID. So, for this, I'm going to give my unit ID. And then, ayan, i-upload po natin yung inyong ID. Okay? Okay, na-accept naman na niya yung aking ID. Automatic siyang nag-fill up, guys, nung naglagay ako ng ID ko. Kasi kung anong meron. Female. Once nakapag-upload kayo guys ng inyong valid ID, automatic na i-read. And kailangan din natin mag-upload ng selfie. Okay, uploaded na tayo. On this part naman, ilalagay po natin yung ating address. A house number, street, village, unit floor, kung meron, kung may building. So, lagay mo yung city, yung province mo, yung city municipality mo, barangay, at yung zip code. Kung hindi nyo alam guys, search nyo yan. Pero dito kay Smart kasi matik na nilalag. Ina-offer niya na or meron ka ng choices ng zip code. So, alternate contact information. So, ito is para makontak kayo ni Smart or ni service provider if ever na meron pa silang mga katanungan sa inyo. Ano? Lagay po natin ang ating active na email address. Next. Pag nakanex na tayo, papakita niya yung summary ng inyong information. Make sure po na lahat ng nakalagay dito ay tama. So, basahin po natin mabuti kung tama ang ating mga details na inilagay. Once na okay na siya, hereby and next. Once done, eto na. Tapos na, di ba? Sobrang bilis lang, guys. Congratulations! You successfully registered your SIM card. Please control and serve your certificate of registration. Okay. So, ako kinukuha ko yung registration reference number. Okay, we're done. So, ganun lang kadali. Sana nakatulong ako sa inyo sa mga gusto pong makapag-register ng SIM. Sa mga naghahantay po ng update ng aking bahay. Ongoing po ang renovation po ng aking front extension. Sa next video ko po, isishare ko yung naging cost ko doon sa Realis, kung gaano katagal ginawa, at kung magkano po talaga yung nagastos ko.
And before I end this video, I want to shout out po kay Ma'am Flower 4. Hello, Ma'am! Salamat po. Isa po yan sa mga aking mga commentor. Kahit hindi pa po tayo sikat, guys, meron na po tayong mga commentor. Hello po, Ma'am! Thank you for supporting me. And see you on my next video! Bye!